Miguel woke up in good spirits. Isinapuso niya kasi ang naging payo ng kanyang ama. Nilimi niya ang kanyang nararamdaman kagabi. Napag-alaman niyang hindi lang simpleng paghanga sa kanyang nililigawan ang nararamdaman, kundi isang malalim na damdamin na pwede nang mahantong sa seryosong level ng relasyon. Umiibig siya kay Carmela, nakakatawa pero kahit siya ay nagulat sa damdaming pinukaw nito. Akala niya ay wala siyang kakayahan na medama ang ganyang klase ng pagsinta. Yung tipong naiisip mo lang siya ay masaya ka na, yung kahit ayaw niya sayo ay sige ka pa rin ang sige. Yung di mo maturo ang rason bakit ganun ang nadarama mo sa kanya, ay pag-ibig kung talagang nakakabaliw ka ay sana gumaling na siya, ang pangaral ni Miguel sa sarili. Is he lovesick, infatuated, or is he just stupid? Mga katanungang gustong bigyang linaw ng binata sa sarili. Bumangon na siya at ginawa ang pang-umagang ritual. Naghilamos, nagsipilyo at pinagbigyan ang tawag ng kalikasan. Pagkababa sa komedor ay andan na ang mga magulang at ang kapatid. Tahimik lang silang nag-almusal, ang mga kasambahay ay abala sa pagsisilbi sa kanilang mag-anak. Pagkatapos kumain ay sumama siya sa ama para bisitahin ang 10 hektaryang palayan. Tamang-tama dahil malapit lang ito sa bahay nila Carmela. Balak niyang sumaglit doon mamaya pagkatapos bisitahin ang palayan. Gusto niyang ma-impress ang kanyang daddy para lubos nitong ipagkatiwala ang buong hasyenda sa kanya. Kahit naman sutil siya ay may malasakit naman siya sa kabuhayan nilang mag-anak. Kaya nga business administration ang kinuha niyang kurso sa California dahil balang araw ay sa kanya naman talaga mapupunta ang pamamahala sa hasyenda. Si Senior Oscar ay natutuwa sa ipinapakitang sigasig ng anak, parang isang bata na pinagbigyan ito ng kanyang fairy godmother sa galit na bakas sa mukha nito, kung babae ito ay sasabihing blooming ang kanyang aura. Maaga pa lang ay nagtatanong na sa kanya si Miguel sa mga gawaing may kaugnayan sa palayan. Ganun din ang ginagawa nito sa palaisdaan na nagpaalab sa kagustuhan nitong makamit ng dahil sa isang simpleng babae. Gayunpaman malaking tulong ang katiwala doon, sinong mag-aakala na ang sutil niyang anak na 6 na taong binuno ang high school ay magiging seryoso sa buhay? At ang pagiging inspirado ng anak sa kanyang mga plano sa hasyenda, wala rin kasi siyang mataas na inaasahan sa anak. Binigyan nilang mag-asawa ng laya ang mga anak na pumili ng mga kursong nanaisin ng mga ito, bilang magulang prioridad niya lang na makatapos ng pag-aaral ang mga anak upang kahit papaano ay kaya nilang tustusan ang mga sarili pagdating ng panahon, hindi niya inaasahan ang napukaw na interes ng anak sa pamamahala ng hasyenda. Habang papunta sa palayan ay tanaw ni Miguel ang iba't ibang uri ng punong kahoy na nakatanim sa bandang taniman ng prutas. Marami ng mga sibol ng bulaklak sa mga puno, palatandaan lang na ilang buwan magmula ngayon, ay mamumutiktik na ng mga bunga ang mga ito, kay gandang pagmasdan ang sinag ng araw na sumasalubong at tumetama sa lunti ang mga dahon at hamog na kumikapit pa sa mga tangkay. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan para masamyo ang halimuyak ng mga dinaanang taniman, pati na ang preskong hangin na malamig, iba ang simoy kaysa nasa mga syudad. Ito ang isang namimiss niya sa hasyenda. Alas 10 ng umaga ay narating nila ang palayan, kasalukuyang naglalagay ng mga abono ang mga tauhan. 10 katao madalas ang gumagawa niyon, sinalubong sila ng katiwala na si Mang Artemio, kasakasama nito ang anak nitong dalaga, may bitbit itong basket na may lamang merienda. Mabuti at naabutan kita dito Mang Artemio. Magandang umaga nga pala. Kasama ko ngayon ang aking panganay na anak na si Miguel, pagpapakilala ng ama sa anak nito sa kanyang tauhan. Magandang umaga naman po sa inyong dalawa Senior Oscar, Senyorito Miguel, ang magalang na sagot ng tauhan sa mga amo. Ang anak nitong dalaga na nasa likuran lamang ng ama ay umukod din tanda ng paggalang. Tiningnan ni Miguel ang dalagang anak ni Mang Artemio. Bagaman maganda ito ay halatang nagpapakyot sa kanya ito. Nakita niyang kinindatan siya nito nang naging abala ang ama niya at ama nito sa mga usaping may kaugnayan sa mga tanim na palay. Kung dati ay nagiging pilyo siya pag may kumikindat sa kanya, ngayon ay talagang tinaasan niya ng kilay ang dalaga.
Naihambing kaagad niya ito kay Carmela, ang huli ay palaging formal at hindi mo kakikitaan na nakikipaglandian sa kaninong lalaki, patunay noon ay ang sabay na pagtanggi nito sa panliligaw nila ng karibal niya na si Isagani. Iba na talaga ang panahon, ang mga babae ay nagbibigay na rin pala ng motibo sa mga lalaki. Akala niya na porke taganayon ay mahiyain o kimi ang mga dalaga, pero di yata't sumasabay na din sa mga taga-syudad ang kanilang mga gawi. Si Rodora ay kasalukuyang nakatunghay sa binatang amo, tama nga ang chismis na gwapo ang anak ng mga amo, kita niya ito noong nakipag-agawan kay Isagani para may sayaw si Carmela sa disco. Kung maraming humahanga kay Engineer Isagani Villamor, ay hindi naman pahuhuli ang amo kung sa pisikal na aspeto ang batayan. Matigang inilibot ni Mang Artemio ang binatang amo sa buong palayan, ang mga nag-aabono naman ay yumukod lang ng madaanan ng binatang amo. Natuwa at nalibang si Miguel sa kanyang paglilibot, nasa isip na niya ang mga gusto niyang ma-improve sa palayan, kakausapin niya ang ama mamayang gabi para sa kanyang obserbasyon. Pabalik na sila sa paglilibot ng dalagang anak ng katiwala na magmeryenda, bilang maginoo ay pinaunlakan nito ang paaniaya, dalawang kamay niyang tinanggap ang kakaning biko mula dito at ang isang tasang kape. Sinamiw niya muna ang kape bago ito ihipan at inumin, masarap ang timpla kung tutuusin pero mas gusto niya ang timpla ni Carmela nang minsang magkape siya doon. Napangiti siya habang kumekagat ng biko, pag-angat niya ng paningin ay sumalubong ang mapang-akit na itsura ni Rodora. Napakagatlabi ito sabay kindat sa kanya. Nairita ang binata sa enasal ng dalaga at sinimangutan ito. Bumaling ito sa ibang direksyon at nagpatuloy na kumain ng merienda. Nangalahati lang ang binata sa merienda ay nagpaalam na ito sa ama na mauunap din ay baay nito ang daan patungo sa bahay ng mga Ocampo. Samantala, nagpupuyos ang damdamin ni Rodora dahil sa enasal ng binatang amo. Talaga lang, mas gugustuhin ng amo ang kagaya ng gasguzing si Carmela kaysa sa kanya. Hindi matanggap ng kanyang pride ang nalaman, totoo pala ang balibalita na pinag-aagawa ng dalawang gwapong binata ang babaeng mukhang basahan. Aba kung sinuswerten ga naman, kung dati ay tampulan lamang ng tukso ang huli ngayon ay tigdalawa pa ang manliligaw, ayaw nga ng mga binatang taganayon kay Carmela dahil masyadong payak itong tingnan. Sila lang naman ni Carmela ang maraming manliligaw sa kanilang barangay, pero mukhang taob na yata sila sa mga big time na mga manliligaw ni Carmela. At iyon ang hindi niya papayagang mangyari. Dismayado si Miguel sa hayagang panlalandi sa kanya ni Rodora, if it was him months ago, he will just grab the opportunity to toss her in the high and her brains out, he will never be that same. Masarap pa naman sana ang merienda na kakanin but his appetite was ruined, it seems like Carmela has destroyed him from other girls, may kung anong mahika na bumabalot sa kanya whenever he thinks about her. He feels enchanted, and he is heading towards Carmela's humble abode, funny, but such a small house looks fascinating in his eyes, sabi nga nila, that your home reflects what and how you are as a person. Ang mismong bahay nila Carmela ay simpleng simple. Walang gaanong palamuti, only the barest essentials but so well kept, wala siyang nakitang ligaw na agiw o di kaya ay alikabok parang si Carmela lang din, payak na payak pero napakalinis tingnan. Kahit madalas itong nagbibilad sa araw gawa ng trabaho sa palaisdaan ay wala siyang naamoy na di kaaya-aya. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit walang nagtangkang manligaw sa dalaga, is it because men these days prefer high maintenance women, or is it just her not so appealing in their eyes, well, good for him. Si Isagani na lang ang magiging tinik sa lalamunan niya, he will do everything to win Carmela. Kasalukuyang nasa palaisdaan si Carmela, tanaw ni Miguel ang dalaga na abala sa paglilinis ng paligid, may hawak itong itak na siyang gamit nito sa pagtatabas ng makakapal na damo sa gilid ng mga pilapil. Nakasuot ito ng long sleeve na damit, jogger at may salakot sa ulo, kahit balat ito ay maganda pa rin ito sa kanyang paningin, hindi nito namalayan ang kanyang paglapit. Magandang umaga, Carmela, flashing his megawatt smile and making sure that she will be pleased but contrary to his expectation, her face remained expressionless. He is frustrated, is there anything he should do to make her swoon? Like, ano bang gagawin niya para sumilay ang ngiti sa mga labi nito? Bakit ang tipid nito sa ngiti? O sadyang naalibadbaran lang ito sa presensya niya? Magandang umaga, senyorito, binigyang diin ni Carmela ang paggalang sa amo.
Ano naman kaya ang sadya, hindi pa ba ito nagsawa sa pangungulit sa kanya? Miguel na lang itawag mo sa akin Carmela, pakiusap ng binata sa dalaga. Kung iyon po ang gusto ninyo senyorito, ay este Miguel pala. May sadya po kayo. Gusto ko sanang dito mananghalian. Pwede bang samahan mo akong mamungwit dito sa palaisdaan ng mauulam? Gusto ko kasing matikman ang tilapia mo, may kapilyuhan na pakiusap nito sa dalaga. Ano po? Gulat si Carmela sa narinig. Sinaman niya ng titig ang binatang amo. Ano at nagpakamalan pa siyang isda? Ang ibig kong sabihin ay ipagluto mo naman ako ng putaheng gawa sa tilapia, may pamingwit ka ba? Samahan mo naman ako please pag susumamo ng binata kay Carmela? Gusto niyo talagang maranasang mamingwit taas kilay na tanong sa amo. Tumango lamang ang binata at sumunod na sa dalagang naglakad papunta sa kamalig. Kumuha si Carmela ng pala at isang baw ng niyog. Nakasunod lang si Miguel at ayaw nang mag-usisa, nakayuko ang dalaga habang nakakunot ang mga noo, animo may minamasdan sa dinadaanan, huminto ito kapag kuan at ibinaba ang baw ng niyog. Nakamasid lang ang binata nang nagumpisang magbungkal ng lupa si Carmela, akmang kukunin ni Miguel ang pala ngunit mahigpit na umiling lang ang dalaga, nang may nabungkal na si Carmela ay binitawan na nito ang pala sa kanyang tabi, hinawakan nito ang lupa at nag-umpisang suriin ito. Ang binata ay seryoso ang sa pagmamasid sa tauhan nang walang kung ano ay may inihagis ang dalaga sa kanya, sa bilis ng pangyayari ay hindi niya namalayan na may kung anong dumikit sa pisngi niya, kinapa ito ng binata at napatalon siya nang mahawakan nito ang matabang bulate. Ha, sabay talon pa ni Miguel, parang pinangipuspusan ng hininga ang binata sa sobrang gulat, gusto niyang magalit pero agad na pawi nang makita niyang amuse na amuse ang dalaga sa kalokohang ginawa sa kanya. Samantala, mamatay-matay si Carmela sa nasaksihan, natatawa ito sa ginawang biro sa amo pero dagling napawi ang kanyang umalingaw-ngaw na tawa, tumatakbong lumapit ang kanyang amang si Mang Binigno. Parang batang nahuli sa kalokohan at napayuko si Carmela, seryosong tiningnan ni Mang Binigno ang anak na gumawa ng kabulastugan, tiningnan ito ng masama na tila nagbabadya ng mahabang sermon mamaya. Pasensya ka na senyorito at pinagdiskitahan ka nitong aking anak na Moldita, Carmela, humingi ka ng dispensa, ang hinging paumanhin ng tauhan sa binatang amo habang pinandilitin ang anak na nasa tabi. Paumanhin senyorito, magalang na osel ng dalaga. Huwag na po kayong magalit Mang Binigno, kinukulit ko kasi si Carmela ganito na lang sasamahan niya ako mamingwit at tutulungan ko siya sa paghahanda ng tanghalian natin, kung papayag po kayo. Malambing na saway ni Miguel sa ama ni Carmela. Nako, kayong dalawa na lang po inimbitahan po kasi ng Senior Oscar sa inyo ngayong tanghali. Ang laki ng ngisi ni Miguel dahil masusolo niya si Carmela, walang asungot na gagambala sa panunuyo niya sa dalaga. Magpakabait ka Carmela, babala ng ama sa anak na pasaway. Natawa si Miguel sa tauhan, at ano naman kaya ang pakay ng kanyang ama sa ama ni Carmela? Sapat na ang bulate na gagawin pain para sa pamimingwit kaya bitbit ang pala, ay bumalik na si Carmela habang nakasunod sa kanya ang tingin ng binata at pagmasdan ang pananahimik ng dalaga, nakapagtataka na wala siyang makapa na inis sa ginawa nito sa kanya. Nang makarating sa kamalig ay nilagay ni Carmela ang pala sa gilid at may kinuha itong dalawang pamingwit na yari sa patpat ng kawayan ang hawakan. Kinuha niya na rin ang timba na nasa gilid para paglagyan ng huling isda. Bumalik sila sa gilid ng palaisdaan at hinayaan niya ang dalagang maglagay ng pain sa mga pamingwit. Ayaw niyang magmukhang katawa-tawa dahil sa totoo lang ay nandidiri siyang humawak ng bulate. Nang malagyan na ng pain ay ibinigay ng dalaga ang pamingwit sa kanya. At dahil wala siyang karanasan sa pamimingwit ay inobserbahan muna niya ang dalaga sa gagawin nito. Minuwestre ni Carmela ang pamungwit sa ere at itinapon palayo sa katawan ng pamungwit hawak ang dulo. Ginaya ng binata ang ginawa ng una. Ilang sandali pa ay gumalaw na ang gomang palatandaan ng pamungwit. May kumagat na sa pain na isda. Inangat ng dalaga ang pamungwit at may isda ng kasama. Tuwang-tuwa ang binata dahil first time niyang mamungwit at may huli kaagad. Isang oras pa at nangalahati na ang timba. Kasya na siguro sa kanilang dalawa para sa pananghalian. Halika na Carmela, sakto na siguro ito sa ating dalawa, anyaya niya sa dalaga,
8 tilapia ang nahuli nila, 5 ang nahuli ni Carmela at 3 naman sa kanya. Nang makarating sa dirty kitchen ay nilinisan kaagad ni Carmela ang mga isda. Gusto ko nga pala ang inihaw, 2 piraso. Yung iba, ikaw na ang bahala paano mo lulutuin, please, nagpapakyut na sabi ni Miguel sa dalaga. Hindi man lang sumagot si Carmela at nagpatuloy sa ginagawa. Napanguso si Miguel. She is so hard to please. Napaisip si Carmela kung ano ang magiging putahe niya sa 16 na tilapia. Saglit niyang tiningnan ang mga sangkap na nasa kusina. Ham, may ketchup siyang nabili kaya pwede siyang gumawa ng escabecheng tilapia. Nagsaing na muna siya para sa 2 kainan na kakasya hanggang panghapunan. Magluluto siya ng fried rice mamayang gabi. Inumpisahan na niyang iprito ang 2 tilapia, ang 4 pang natira ay paksiw na maraming luya, sibuyas, at sili ang putahe niya. Sandali siyang pumunta sa kanyang hardin para kumuha ng dahon ng sibuyas, sili, kamatis, at luya. Pumitas na din siya ng ilang pirasong okra at talong para ilaga at ipares sa ulam. Nakamasid lang ang amo sa kanya habang abala siya sa paghahanda. Matapos iluto ang mga ulam ay saglit siyang umalis para kumuha ng dahon ng saging. Iniwan niya si Miguel para magbantay sa mga ulam. Mahirap na, baka nakawin pa ng pusang gala ang mga ulam nila. Pagbalik niya ay iginayak na niya ang kanilang hapagkainan, inilabas niya ang isang lamesa at 2 silya. Nagtataka naman si Miguel sa ginawa ni Carmela, bakit inilalabas nito ang mesa at ang mga upuan? Teka Carmela, bakit mo inilalabas ang ating hapagkainan? Naguguluhan na tanong nito sa dalagang abala sa paglilipat. Kailangan sa labas tayo kakain, Senyorito Este Miguel pala, hindi magandang tingnan sa isang dalaga na tumatanggap ng bisita, lalo pa at manliligaw ko pa lalo at wala akong kasama sa bahay. Napantastukuhan si Miguel sa paniniwala ni Carmela. Like uso pa ba ang ganyan sa panahon ngayon? Napatango na lang ang binata. At sinusundan ng ekspertong kilos ni Carmela. Nagugutom na siya sa naamoy na mga ulam lalo na ang inihaw na tilapia na request niya. Ang dahon ng saging ay isinapi nito sa lamesa. Pitbit ang kaldero at sandok ay inilagay nito ang kanin sa gitna. Sunod na kinuha ang escabecheng nakalagay sa plato. Ang paksiw na isda ay ganun din. Ang mga nilagang gulay ay ipinatong sa kanin at ang sawsawa na gawa sa kamatis, sibuyas at bagoong sos ay nasa isang mangkok naman. May nakahandang baso na din at isang pitchel ng calamansi juice na may pulot. Nakangiti si Miguel na nakatunghay sa kanilang pananghalian. First time niya makaranas ng ganito. Hindi niya akalain na may enjoy niya pala ang panunuyo sa dating binubuli lang nila. Maghugas na po kayo ng kamay, Senyorito, magkakamay lang tayo dahil budo fight ang gagawin natin. Tumaas ang kilay ni Miguel sa pagtawag ulit sa kanya ni Carmela ng Senyorito, naghugas na siya ng kamay. Kinuskus niya ng maigi ang mga daliri at mga pagitan nito. Mahirap na baka may makalusot na dumi. Huwag muna ako sabing tawagin na Senyorito, Carmela naman eh, ang nakanguso niyang sabi sa dalagang abala sa pag-a-arrange ng mga kalamansi na gagamitin sa sawsawan. Opo, pasensya na, palagi kong nawawaglit sa aking isip, dispensa ni Carmela sa binata. Kumain na sila ng tanghalian, hindi sanay si Miguel na nagkakamay lang kaya inobserbahan niya muna kung paano ba ang tamang gawin. Sarap naman si Carmela sa pagkain. Ang amo ay nakatunghay sa kanya. Kinuha niya ay hindi ito sanay kumain ng ganoong paraan kaya, minuwestre niya ang tamang paraan ng pagkakamay habang kumakain. Matamang tingnan ni Miguel ang pagdedemo ni Carmela, sa wakas ay nakuha niya ang tamang paraan at nag-umpisa na siyang kumain. He feels so good, a hearty meal shared with the one you love is such a pleasant experience, sa tanang buhay ng binata ay ngayon lang niya naranasan ang kumain sa labas ng bahay ng nagkakamay, at sa dahon ng saging pakamo. Samantalang tahimik lang si Carmela at natatawa ng pinagmamasdan ang binata sa kasiyahan na mababakas sa mukha nito, masarap kumain dahil sa presko ang ihip ng hangin, maganang kumain ang binata dahil pawang bagong karanasan yata ito sa kanya. Matapos nilang kumain ay uminom sila ng juice, nantaki ang mata ng binata sa kakaibang lasa ng inumin, hindi niya akalain na ang calamansi juice ay masarap ang timpla nito dahil pawang mga organic ang sangkap, ang pulot ay mula pa sa mga nangunguha ng mga wild honey.
At dahil boodle fight nga ang mga mangkok na lang ang kailangang hugasan. Nagboluntaryo naman ang binata na siya nang nagliligpit ng lamesa at upuan. Nasa isip ng dalaga kung totoo mang seryoso ang amo sa kanya ay pwede itong pagbigyan ang panliligaw nito, si Isagani na lang ang problema niya, dahil mukhang hindi rin yata ito sesuko sa panliligaw. Abala sa paghuhugas ng mga koaling ginamit sa pagluluto ng mula sa labas ay nulanigan niya na may nagtatalo, lumabas si Carmela sa kusina at nagitla sa nakita. Andyan ka lang palang babae ka, ang kapal din ng mukha mo ano para akitin ang kapatid ko, hindi ka na nahiya, ambisyosang hampas lupa, kuya ko pa talaga ang pinuntirya mo, ako sanang nanggagalaiting si Brianna. Pulang-pula ang mukha nito sa galit, samantalang abala naman si Miguel sa pagpigil sa kapatid na naghuhuramentado sa galit. Bumalik sa isipan ni Carmela ang mga pinagdaanan sa kamay ni Brianna partikular na noong 12 anyos pa lang siya. Ipinilig niya ang ulo at nagpa siya na huwag ng patulan ang Senorita Brianna niya. Tiningnan niya si Miguel at nababanaag ang lungkot sa mukha nito sa pang-aaway ng kapatid. Umuwi na po kayong dalawa Senorito Miguel, Senorita Brianna, kayo na po ang bahala sa kapatid ninyo Senorito sa naging pakay ninyo dito sa aming bahay, magalang na paalam ni Carmela sa magkapatid, galit na naman si Brianna sa pambabaliwala sa kanya ng taong.